Hello, welcome to my channel. Sa video na ito ay malalaman nyo kung paano ang shortcut na pag-compute kung ilang bags ng semento, volume ng buhangin at graba. Magandang malaman nyo ito para may ideya kayo kung magkano ang budget nyo pag magpapagawa kayo ng bahay. Ilang bags ng simento, volume ng buhangin at graba ang kailangan sa 3,000 PSI na kongkreto. Ang 3,000 PSI na kongkreto ay karaniwang ginagamit na tibay ng kongkreto sa pagdesign ng footings, columns, beams at slab ng bahay or building. Pero ano nga ba ang tamang halo o komposisyon nito? Dahil kung hindi nasunod ang tamang halo ng kongkreto, ibig sabihin underdesign na yung building o bahay. Lalo na kung ito ay more than one story. So, bagong lahat, tips muna tayo. Tip number one, ang isang bag na 40 kilograms na simento is equivalent to 1 cubic foot. Approximate lang yan. Kaya, gumamit tayo ng measuring box na may length na 1 foot, then width na 1 foot, and height na 1 foot. Ito yung tinatawag na kahon sa atin para sakto yung mga makukuha nating volume ng sand at saka gravel. Tip number 2, ang timbang ng isang litrong tubig ay 1 kilogram. Tip number 3, ang 1:2:4 cement sand and gravel ratio at saka 1:0.55 cement water ratio ang kailangan sa 3,000 PSI na kongkreto. Tanong, ilang litro nga ba ng tubig ang kailangan sa isang bag na 40 kilograms na simento? Itong solusyon. 40 kilograms times 0.5 equals 20 kilograms. Yan yung lower limit ng cement water ratio. And then yung upper limit naman niya is 40 kilograms times 0.55, which is equivalent to 22 kilograms. Pero yung 1 kilogram na tubig is equivalent to 1 liter. So therefore, for every 1 40 kilograms bags of cement, 20 to 22 liters of water is needed. Or approximately 5 gallons of water. So, bili ka ng 5 gallons na timba, yun na yung gagamitin mong panukat ng tubig. So, mas madali. Solve na natin yung quantity ng cement, sand, and gravel sa isang cubic meter na 3,000 PSI na kongkreto. Yung makukuha nating mga numbers, yan yung magiging multiplier natin sa pag-compute ng kung anumang volume ng kongkreto. So, solve natin yung wet volume. Ano yung wet volume? Ito yung volume of ingredients of concrete like sand, cement, and water in wet mix after adding water. Ito yung actual volume. So, ito yung sand, cement, and gravel volume na wala pang halong tubig. Then, ang kailangan nyo is yung dry volume. Ito yung mixture ng sand, cement, and gravel na wala pa siyang tubig. And then, marami siyang air voids in between particles. So, ang formula niya is wet volume times 1.54. So, ang question, saan nanggaling yung 1.54? Ito ay nanggaling doon sa air voids in between particles ng buhangin saka graba. Yung semento is ina-assume na wala na siyang air voids kasi pero pino na yung particles niya, so wala na siyang air voids. So, ayan yung air voids ng sand, 20% to 27%. Yung gravel naman is 32% to 34%.
So, solve natin yung total air voids. So, kung pinaghalo mo yung buhangin at saka graba, ang total air voids niya is 61%. Ito yung pag-add natin ng upper percentage ng air voids ng sand saka gravel, which is equivalent to 27% plus 34%. Yan. Equals 61%. Pero pag hinalo mo na yung semento, yung 5 to 7% ng air voids ay napupunan. Kaya, 61 minus 7%, doon nakuha yung 0.54 dahil sa air voids na andun sa particles, in between particles ng aggregates, gaya ng sand saka gravel. Okay, solve na natin yung quantity ng cement, sand, and gravel sa 3,000 PSI concrete with volume of 1 cubic meter na ang mixture niya is 1:2:4. So, solve natin yung wet volume, 1 times 1 times 1, 1 cubic meter, then yung dry volume, multiply lang natin ng wet volume ng 1.54, yan, equivalent to 1.54 cubic meters. Solve for the cement bags. So, volume is equivalent to cement ratio times sum of the ratios times dry volume. So, yan, 1 over 1 plus 2 plus 4 times 1.54. Yung 1 na yun is yung cement ratio dun sa cement, sand, and gravel ratio, which is equivalent to 0.22 cubic meters ang volume ng semento. Pero kailangan natin niyang i-convert sa cubic foot para malaman natin kung ilang bags. Yung one bag na 40 kilograms of cement is equivalent to 1 cubic foot. So, therefore, yung 7.76 cubic foot is equivalent to 7.76 bags. Or, i-run off na lang natin ng 8 bags. So, 8 bags ang kailangan natin sa 1 cubic meter na konkreto. Solve din natin yung volume of sand. Okay. Ang formula is cement volume times 2. So, yung 2 na yun is yun yung ratio ng sand dun sa mixture. So, multiply lang natin ng yung 0.22 ng 2. Yan. Nakuha natin 0.44 cubic meters ng sand. Solve din natin yung volume ng gravel. So, cement volume times 4. Yung 4 din is yun yung ratio ng gravel sa mixture. So, 0.22 times 4, 0.88. Okay, so, yan yung quantities ng cement, sand, and gravel sa 1 cubic meter na konkreto. Ngayon, i-check natin yung values na yon base dun sa nakasad sa libro. So, eto. Pareho rin yung pag-compute ng volume ng cement sa una nating computation. Ngayon, kunin lang natin yung density ng cement. Ang density ng cement is 1,440 kilograms per cubic meter. Ngayon, kunin natin yung weight ng cement. So, volume times 1,440. So, ang nakukuha natin is 316.80 kilograms of cement sa isang cubic meter na konkreto. So, i-divide natin yung weight ng cement by 40 kasi yan yung weight per bag. So, ang nakukuha natin is 7.92 bags, which is a difference of 0.16 dun sa una nating computation, which is malapit. Or, pag i-run off natin, pareho na siya, 8 bags. Okay. Yan. 8 bags siya. Ngayon, isolve din natin ang volume ng sand. So, sand ratio all over sum of the ratios times dry volume. So, ayan.
yung sand ratio, which is 2 all over 1 plus 2 plus 4 times 1.54, equivalent to 0.44 cubic meters. So pareho siya dun sa unang computation. Then ganun din dun sa gravel, gravel ratio over sum of the ratios times dry volume. So ang volume din niya is 0.88 cubic meters. So pareho pa rin siya yung volume dun sa unang computation natin. So ito na yung nakuha nating multiplier sa 1 cubic meter ng konkreto. So semento 8 bags, then sand is 0.44 cubic meters, gravel naman is 0.88 cubic meters. So yung bags of cement lang sa na-compute nating volume of concrete is i-multiply lang natin ng 8. Volume of sand naman is volume of concrete times 0.44. Volume of gravel, volume of concrete times 0.88. Ganun lang. Gumawa pala ako ng program para mas madaling mag-compute. Kaya panoorin mo hanggang sa matapos ang video na ito para malaman mo kung paano ito madadownload. Pero bago mo magamit ang program, meron kang sasagutin. Punta ka muna sa tab question. Ito, tab question. Ito. Then, isagot mo lang yes para magamit mo siya. Kasi pag no, yan. Hindi niya ibibigay yung multiplier ng sa cement sand sa gravel, blanco yan. So, hindi siya magko-compute yan. Okay, sasabihin pa sa'yo, subscribe now. Okay, so balik tayo sa question tab. Ito. Type mo lang, yes. Okay, then, okay na siya, andyan na. Lumabas na yung multipliers natin. So, ito, itong banda na to, ito. Huwag mo nang gagalawin to. So, ito is mga constant lang yan para sa pagkuha nito. Itong mga values na to. So, yan. Umpisan natin sa column. Okay, column tayo. Yan. So, column. Let's say, ang dimensions ng column natin is 0.35 by 0.35. Ang height niya 4 meters. Then, ang nakukuhang volume is 0.49 cubic meters. So, let's say, anim yung columns natin. So, ang total volume ng anim na column is 2.94. So, ito. Ito yung number of cement. 24 bags, which is ang formula niya is total volume. Ayun. 2.94 multiplied by 8. Yung 8 is yung yun, yung multiplier natin na nakuha natin. So, ganun din yung sand. Total volume, 2.94 multiplied by 0.44. So, hindi na tayo maglalagay ng multiplier na 1.54 kasi na-factor na yung 1.54 dito. Okay. Ganun din sa gravel, 2.59. Yan. Yung nakuha natin, ang formula niya is total volume, 2.94 multiplied by 0.88. So, ayan. Kung pansinin mo rin to, yung dimension ng poste, palitan natin yung 0.4. So, nagbabago siya doon. So, pareho siya. Link siya doon. Let's say, 0.4 din yan. Okay? O, ano? Nagbabago. Sabihin natin yun, 3. 3 yung height. Okay? Nagbabago siya. Okay? Let's say, 4 pa rin yung height. Beams. Ganun din sa beams. The same. So, yung length niya is 6. Okay, let's say sabihin natin 7. 0.25, 0.3, 0.4. Yan. So, yan. Ibinibigay niya rin niya yung quantities ng cement, sand, and gravel. Ganun din sa footing. Okay. Subukan natin lahat para malaman natin kung tama yung formulas.
Okay, 1, let's say 0.35. So volume, okay, nagbago siya, tama. 6 quantities, kung ano yung quantity ng positive mo, yun din yung quantity ng footings mo. Let's say, okay. 6 pala, no? 6, ayan. So, ayan din yung mga ano niya, quantities. So, slab. So, slab tayo. Let's say, dalawa yung slab mo. Slab on grade, saka yung roof deck slab. And then, kung pareho lang naman yung thickness ng dalawang slab, i-multiply mo lang to nanto. Okay, let's say yung length niya, is 8, 6, 8, oh, see? So, yan. Pero kung hindi pareho sila ng thickness, yung slab mo, individually mo na siya na isosolve. So, let's say yung slab on grade mo is 0.1 or 4 inches. Then, palitan mo lang to ng 1. Yan. So, yan yung quantity niya. At kung yung roof deck mo naman is mas makapal, let's say 5 inches, so 0.125 meters or 125 mm. Yun. Pieces rin niya is 1. So, yan. Okay, sa wall footing naman tayo. Let's say, ang size ng bahay natin is 5 meters by 5 meters. So, yan yung ang length ng wall footing natin is yung perimeter mismo ng bahay, which is 5 times 4. Kasi 5 by 5, so ilang sides yun? 4, so 5 plus 5 plus 5 plus 5. So, 5, that is 20 meters. Okay. Width ng wall footing, 2 feet, so 0.6. Kung minsan, ginagawa nilang 0.5. Pero, standard is 0.6. Then, thickness, 8 inches or 0.2. Okay. So, ayan yung quantities ng sand, cement, sand, and gravel. And then, dito, meron akong ginawang summary ng materials. Yung sand, cement, and gravel. Ito yung total number of bags lahat na kailangan sa columns, beams, footings, slabs, saka wall footing. So, yan. Ito naman is, yan yung sand. Yan yung total volume in cubic meters ng sand. Ito is nagka-run off na to kasi hindi ka naman pwedeng bumili ng 9.25 na cubic meters o di kaya 8.25. So, i-run off muna. Run off to the nearest one. Kung 8.5, gawin mo ng 9. Okay. Same din sa gravel. Ayan yung ano, nakuha nating total volume of gravel sa mga nabanggit na concrete dito, concrete structures. Yan, columns, beams, footings, yan, slabs, saka wall footing. So, okay. Okay na tayo dyan. So, kung gusto mo tong Excel program na ito, mayroon akong inilagay na download link dun sa video description. Kaya subscribe na. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe ka na. Share mo na rin. Dahil marami pa akong i-share na ganitong klaseng video. So, thanks for watching and see you on my next video.